Hey everyone, what's up? Daniel here, and you're watching The Nurse Photographer. Kumusta ang lahat? Pasok ba ang priority date nyo sa June 1, 2022? Nakakainis no, pag hindi pumasok yung priority date mo, pero for interview ka na or waiting ka na lang, DQ ka na, no? Sayang talaga. Pero, well, ganun talaga, no? God has reasons, and we just have to, kailangan lang natin sulitin yung stay natin here sa Philippines kasi when we migrate, we will miss this place. Okay, so recently I had my fingerprints taken kasi nagpa-endorse ako ng USRN license ko from New Mexico Board of Nursing to Arizona Board of Nursing. Ginagawa ko to para lang, alam yon, malesen lang yung mga nasa to-do list ko. Kasi for me, no, I think it is more ideal na gagawin mo na to para pagdating mo sa States, hihintay mo na lang yung SSN mo and then magiging okay na lahat. So, okay, let's talk about fingerprint muna. First question is, why do we need our fingerprints taken? Usually, it is a requirement for most board of nursings. Hindi lahat ha, meron ito. Kasi alam ko may iilan lang na hindi nagre-require nito. It is done for the criminal background check. And for me, again, this is a requirement for Arizona Board of Nursing license endorsement. What kind of paper is accepted? Sa ibang Board of Nursing, they would accept print out lang na fingerprint cards. I know that there's a link somewhere, no, na magda-download mo yung PDF file ng FD-258 and then you will just print it, no, sa makapal na paper and then you will be able to use that for the USRN license endorsement. But for me, sa Arizona Board of Nursing, they specify sa website nila that they will only accept the official fingerprint FD-258 card. This one, no? This one, okay, bawal po ko parte details ko, no? Ito na talaga yung ina-accept nila, and sinabi nila doon that they will send it back pag hindi ito yung ginamit, no? Which will result in delays. So for me, ganito na lang din talaga yung ginamit ko. And where to have this, no? Where can you buy this, get this? So there is a an online seller in Shopee. Hindi ko alam kung saan yung kinuha itong mga official na to, but legit naman kasi nagamit ko na to sa sister ko. And again, sa akin naman ginagamit ko ito ngayon and okay naman siya. So I will post a link in the description or sa comments down below para maka-order din kayo. You will only need one fingerprint card, and then when you buy this or when you order sa board of nursing mo, kasi for example, you know, Mexico, they would supply this, no, pag mag-apply ka na NCLEX sa kanila, they will send this in two, no, yung sa Shopee dalawa din yung ibibigay. Again, yung isa is for extra copy mo lang kasi again, no, it is okay din na mayroong extra copy kasi pwedeng magkamali, no? Parang very strict sila na bawal ka lumagpas sa mga linya dito. So kung address mo lang, huwag kang gagawin mo talaga maliliit na letters kasi pag lumagpas ka, again, depende sa Board of Nursing, minsan ibabalik nila to dahil strict sila pagdating sa kanan. Where to have your fingerprints taken? So usually every country has a police station that will do this for you, but here in the Philippines, we have three options. First is the police station. Here in Metro Manila, not all police station will accept this. I heard, no, sa iba, they will do this for you, but again, I read sa forums na maraming police station that will not entertain you pag dinala mo to sa kanila. So other options is yung Campo Crame. Okay din doon, but for me, it is less convenient kasi yung forensic kung saan ka mag-fingerprint, different building siya, and then yung land bank kung saan ka magbabayad ng fee, ibang building na naman siya, no? And then yung parking sa loob ng kampo, ibang building na naman. So unless you have someone to drive you around, okay yon. Pero if not, parang medyo hindi siya madali kasi nga maglalakad ka, no? And lalo na pag mainit or umuulan, paano na lang yun? Baka mabasa pa yung fingerprint mo, no? So, again, Crame is another option. And then, next is the NBI TAF, which is lumipat na sila yung fingerprinting nila sa NBI, which is located sa third floor ng Metropolitan Trial Courts building. It is located in Calau, Corner Taft. So, kung titingnan natin dito sa map ng Google, ayan siya.
Alright? Ayan. So last week, ginawa ko itong fingerprint and sobrang bilis lang, no? Sobrang convenient din. And dito ko siya ginawa sa NBI third floor ng Metropolitan Trial Courts. So, samahan niyo ako. Hindi niyo na pala sasamahan kasi ginagawa ko na to. So, papakita ko sa inyo yung video na ginawa ko, no? Na dinocument ko para lang mapadali lang. At least may idea lang kayo kung paano. So, let's go. Okay, I live somewhere in Quezon City, and for me, the most convenient way to go to NBI, Metropolitan Trial Courts, is to park my car in Walter Mart sa Muñoz, and then ride the LRT train to UN Ave. Ito ko, no, ayan, sakay tayo ng escalator paakyat sa LRT station, and then ang one ride from Roosevelt to United Nations Station is only 30 pesos. And then, pabalik is another 30 pesos lang, which is a total of 60 pesos. Sobrang mura, no? Isipin mo kung pinanggas mo yun or pinang-grab mo. Medyo mahal yun ng konti. Pero, well, syempre, mas more convenient din, no? Kasi, naka-aircon ka, sure ka na malamig. Diba? Okay, and the train ride takes around 18 to 20 minutes lang. So, very convenient, no? One way yon. And then, pabalik is another 18 to 20 minutes, so less than an hour. Again, pag nag-kotse ka, my gosh, baka mamaya papunta pa lang isang oras na, na depende sa traffic. So I suggest that you guys go there in the morning after the rush hour para hindi na rin masikip sa train, hindi na rin ganun kainit sa train, and mas madali lang, di ba? Okay, and when you arrive at the United Nations Station, paglabas mo dun sa may ticket, you will immediately see the yellow building, and that is the Metropolitan Trial Courts. Pagbaba mo ng stairs sa LRT, tatawid ka lang, makikita mo na agad. And then, the entrance is located at the left side of the building, no? Iba siya. Hindi dito sa may nakikita niyong Metropolitan Trial Courts of Manila na name, no? Hindi dyan. Pag pumunta ka dyan, i-guide ka din naman ng guard ko saan talaga. So, located siya sa left side. Ayan, as you can see, here sa video, no? Dyan siya. And then, pupunta ka doon sa harap. Ngayon, pagpunta mo sa harap, sasabihin mo lang sa tao na for fingerprint card ka, you will leave an ID, a valid ID. Iniwan ko yung lumang PRC ko dito, no? And then, papakitin ka na nila. And then, here is the elevator na medyo nakakatakot lang ng konti yung elevator and medyo masikip, pero okay naman, makakaakit ka hanggang third floor. And then, when you arrive, no, at the third floor, this is the view. Ngayon, alam nyo yung pumunta ako dito. Nagulto ako kasi may mga kasabay ako na for fingerprint din, yung isa mag-endorse din sa Michigan, I believe, or Massachusetts, hindi ko matandaan. And then, yung isa naman mag-NCLEX pa lang. Grabe, good luck sa kanya na may kipag sa palaran sa NGN. Wow. So, okay. So, dito, as you can see, may pintuan. Meron ding window. And then, dito, sa right side, merong logbook. Pagdating mo, pupunta ka dito sa window, sasabihin mo lang na four fingerprint ka. And then, iiwan mo dito yung fingerprint card mo. And then, also make sure na nasagutan mo na yung mga kailangan mong sagutan doon. Yung signature mo, address, yung reason for the fingerprint, yung details, citizen, alias, kung meron man, no, yung name mo, syempre, yung ORI, which I will share with you guys a list of different ORIs ng Board of Nursing, and then your birth date. So, when you leave your fingerprint card sa window, pupunta ka dito sa logbook, i-input mo lang yung details mo. Binler ko na kasi wala lang, hindi makafocus yung camera ko nang nabagsak ko eh, yung cellphone ko, I mean. And then ayan, basahin lang natin to for fingerprint specimen. Ayan, endorsement letter from different foreign embassies. Actually, itong number 1 na to, hindi ko na to pinakita, no? Wala akong pinakitang ganyan. Ang dala ko lang is yung mismong isang pirasong fingerprint card. Ito naman, for NCLEX, present original FBI fingerprint form with ORI. Ayan, ito nga yung sinasabi ko na
original FD-258 ang gusto nila. And then, ayan, fill up the fingerprint form bago mo ibigay sa kanila. Okay? So, pagkabigay mo na ng fingerprint mo sa window and then nasagutan mo na itong logbook, tatawagin ka na nila and then papasok ka na dito sa pinto na ito. Okay? Pagdating mo dyan, yun na, gagawin nyo na yun. No? Madali na lang yun. Siguro, 3 minutes, ayan na. No? Also, huwag nyo kakalimutan pala na magdala ng wipes kasi hindi sila magpo-provide nun para sa'yo. Imagine mo, no? Pagkatapos mo mag-fingerprint card, hindi mo mahawakan yung sarili mong fingerprint card kasi lahat ng fingerprint mo may tinta. So, pagpunta mo sa CR, walang sabon dun. Okay? So, anong gagawin mo? Kaya, magdala ka ng sarili mong sabon, liquid soap para convenient. Sachet na lang para itapon mo na rin agad pagkatapos. And then, tissue para mapunas mo agad. Okay. So, yun lang naman, no? Pagkatapos nyo dito, huwag nyo kakalimutan na kunin yung iniwan yung valid ID sa baba, sa guard. Kasi may iba daw na nakakalimot yon. At hassle lang kung nakalimutan mo yon kasi babalik ka pa. So, yun lang naman. After mo mag-fingerprint card, pupunta ka na sa FedEx, sa To-Go, or sa DHL, and ipapadala mo na yung fingerprint mo sa address na nire-require sa inyo ng BON. Ngayon, para sa akin, ang pinili ko is DHL, and the cost is 2,800 pesos. Grabe, no? Way back in 2020 or 2019, naalala ko, sa FedEx, it was 2,200 pesos pa. No, very cheap. Ngayon, plus, ano yun, plus 600. Ganun talaga yung buhay. And before lang, no, i-end ko to, papakita ko muna sa inyo yung list ng mga different or for different Board of Nursing. Baka lang kailangan nyo. So, just pause this video and... Okay, yun lang. I hope this video gives value sa inyo and good luck sa pag-endorse and sana gumalaw na yung priority date para makalisa tayo. Bye-bye!